kahit na yung buong organisasyon ng lahat ng artista sa buong mundo. Kaya patunayan mo sa akin sinasabi mo, I'm just asking for justice. Inasmuch as you want to be fair, I also wanted to be fair. Asan yon? Saang statistic? Pwede mo ba akong bigyan? It's a video. So, hindi ko po siya mapapresent sa inyo dahil sabi nyo nga po, kulang ang oras nyo. So, at kumbaga, kawawa naman po yung ibang lugar. Ha, do you mean to say that you just rely on a video? Without any title? Without any... Sabihin mo lang sa akin ng title and I will be looking for it. We have computers available to look for it now. Sino nag-release noon? Anong informasyon ang kinuhanan mo? Kung kahit video, papakita ko sa'yo ngayon. Ngayon din, promise ko sa'yo. Malaki kasi ang ano na capacity nitong aming storage dito eh. Ha? Alam mo, lahat ng mga gusto naming ipakita na ipapakita namin through the storage system ng andating daan eh. Ito siguro pinakamalaking storage system ng all religious organization sa ating panahon eh. Nasa amin lahat. Kaya sabihin mo lang sa akin, anong title yun? Kung yun ay sinasabi mo na yung 90% na yun, na ang mga siyentipiko na 90% ay mga atheist, di naniniwala sa Diyos. Ayun. At saka yung mga iba pang sinabi mo, sabihin mo lang, lalabas namin sa computer. Basta sabi mo, it's a video. Anong video? Video sa palengke? Video sa sine? Anong video yun? Hindi mo ba natandaan man lang kung ano yun? Eh, napaka-importanting depensa mo yan para sa paniniwala mo. Hindi mo ba natandaan? Eh, ako yung depensa ko, natatandaan ko yung sitas eh. Saka saan kukunin eh. Ayun. Kaya siguro, masasabi ko rin sa'yo, sana nag-aral ka muna bago ka nakipag-usap sa akin. Sige, sabihin mo lang sa akin ang video ngayon na sasabihin ko sa'yo. Alam mo kasi ganito, no? Meron akong impormasyon na hindi naman kasi ganun karami yung hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kita kinu-question. Napakaraming mga siyentipiko, mga award-winning and Nobel scientists na naniniwala sa Diyos. Napakarami. Pero para sabihin mo na ang binibigay mong impresyon, pag ang tao nag-aral na ng siyensya, eh, natuto na siya ng totoo eh. Ang totoong natutunan niya ay walang Diyos dahil 90% hindi naniniwala sa Diyos. That is shocking, no? For me, that is shocking. So I have to have evidence about that. Pakisabi mo lang ngayon na ilalabas namin. Our assistants here are able to do that. Hindi kasi po, nasa shop po eh. Nasa computer shop po eh. So ayoko naman po na maubos yung oras natin sa pagkuha ko lang doon sa video. Ano po? So kasi po, if you're looking for evidence, Sir Eli, if you're looking for evidence, sana po. Brad, excuse me po. Brother, makasabat na lang po ako. Tinatanong lang po ni Brother Eli, hindi naman kayo pinapapunta na doon sa inyong video shop. Well, if it is your evidence, I suppose that you are aware of even the title of your evidence. Ano man lang yung nakalagay doon sa ano ba yung pinagbatayan ninyo, ano ba yung ebidensya na yun na sinasabi ninyo, anong reference ba yan, Encyclopedia Britannica ba yan, anong edition ba yan, ano bang, ganun lang, I suppose, dahil sa kayo'y nag-aral at pinag-aralan ho ninyong mabuti yan, at yan ang inyong pinag-aaralang masusi, eh sigurado naman kung meron kayong kahit pamagat man lang noong sinasabi po ninyo na yan na ebidensya po ninyo. Please go ahead. Isa-isahin ko lang po yung mga pwede nyo pong i-jot down, yung kumbaga pwede nyo pong panoorin pag po nasa bahay na po. Una po sa lahat, yung regarding po sa evolution, from BBC channel po yon si David Attenborough po, The Tree of Life. So yun po yung regarding sa evolution. Yung regarding naman po sa mga scientists, makikita nyo po siya sa thinking80s.com. So makikita nyo rin po lahat po dun ng mga evidences regarding po dun sa mga sinasabi ko. Kapatid, ano, you are not answering my question. And you are not answering squarely and fairly. Bakit mo ako papupuntahin sa site ng mga atheists? Unfair yun. If you are going to a court of law and proving something that somebody denies or is denying, dapat kukuha ka ng evidence, hindi sa'yo mismo. Anong tawag dyan sa court of law? Ang tawag dyan, self-serving.
Self-serving yan pag pinapunta mo ako sa site ng ano. Yung ang tinatanong ko lang naman sa'yo, simple-simple lang naman eh. Asan yung sinasabi mong informasyon na 90% ng mga siyentipiko ay atheist, di naniniwala sa Diyos? Dahil nag-aral sila, kagalang-galang na sila, natutunan na nila lahat ng bagay, kaya hindi na sila naniniwala sa Diyos. Yun lang naman inihingi ko sa'yo eh. Ililitaw ko sa'yo kung anong video yung sinasabi mo. This very moment, lilitaw ko yon. Promise yon. Ano ba title nun? Asan ba yun? Nasa encyclopedia ba yun? Huwag mo ibigay sa akin yung site ng atheist. Self-serving yan. Hindi mo ba man lang natandaan yung title ng video, ano, video na yun? No? Ano ba yung impormasyon yun? Baka yun eh wakasan, no? Kaya eh yun eh kung anong mang comics yun. Yun ang ibig namin sabihin sa'yo. Kasi nagsasalita ka sa isang religious program na multi-awarded. Hindi ito nonsense religious program. At napapakinggan ka sa buong mundo. At saka yung sinasabi mo, kapatid, ano, na magkaroon ako ng galang, ano, unang-una, ikaw ang lumalapas tangan sa akin eh. Tatawag ka pa ng sir, tawag mo sa akin sa Facebook, ogag eh. Diba? Sa Facebook, anak, inilalagay mo, ogag ako eh. Ogag na Eli Soriano, sabi mo. Ganong kakalapastangan. Yan ang natutunan mo sa pagiging walang Diyos. Tawag mo sa akin, ogag, nasa Facebook mo eh. March 30 at 10:23 AM. Sabi mo, ikaw ang parang bata, batang maligno. Lagi kang nagsasalamin to. Ang bait ng Diyos mo, binigyan ka ng napaka... Pakibasa mo na nga ang pinaglalagay niya sa Facebook. Tapos you will demand respect from me. Ikaw ang unang umano sa akin eh. Ikaw ang unang lumapastangan sa akin. Hindi naman kita nakakausap eh. Tamo, yan ang gawa ng mga ateista. Kasi hindi naniniwala sa Diyos. Walang respeto sa kapwa. Basahin mo yung nilagay niya sa Facebook. Opo, ang nakalagay po dito sa Facebook po niya, posted on Facebook, Jerome Almodobar, March 30 at 10:23 AM. Ikaw ang parang bata, batang maligno. Lagi ka ba nagsasalamin, tol? Ang bait ng Diyos mo, binigyan ka ng napaka nakakadiring pagmumukha na ultimo nanay mo, malamang hirap na hirap sabihin na pogi ka eh. Uto-uto ka na, bobo ka pa, ignorante at sama mo pang lalaki. Puro kasatsat, hindi mo naman kaya makipagkita. Yaan mo, pag lumuwas ako, hahantingin kita. Pero huwag ka mag-alala, kakausapin lang naman kita. And I will prove to you that your God, your Jesus, and your beloved Eli Ogag Soriano are nothing but fraud. Tingnan mo, ogag pala ako, no? Patunayan mong ogag ako ngayon. Ganyan ang natutunan mo sa pagiging ateista mo, no? Wala kang galang sa kapwa mo, tatas, magdidemand ka ng galang? Kami, tinanggap ka namin dyan, baka pinamirienda ka pa dyan eh. Pero hindi ka namin ginagawa ng ganyan. Eh, bakit sinabi mo akong ogag na at sasabi mo sa akin eh, ano, eh, fraud ako. Bakit ako fraud? Anong ginawa kong masama sa'yo? Yan ang hirap sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi kasi sa Biblia, pakinggan nyo mga kababayan, sa awit ganito nakasulat, 53:1. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Mo, walang gagawing matino itong mga hindi naniniwala sa Diyos ayon sa Biblia. Anong fraud ko? Si Jesus fraud? Baka hindi mo kaya patunayan fraud si Jesus. Yan ang pagsasalita out of ignorance. Pumunta ka sa istorya ng Rome, pinapatunayan ng Rome na Jesus is real, hindi fraud. Basahin natin. Inaamin ng Roman Empire na pinapatay nila si Jesus eh. Pasabihin mo ngayong fraud? Basahin natin. Ayan, sa Roman History Annals 1544, the Roman historian Tacitus wrote concerning the great fire of Rome in Book 15, Chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus,
from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Ang Roman history na nagsasabi niyan, Jesus suffered in the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Totoo bang may Pontius Pilato? Tingnan natin ang archaeology kung may Pontius Pilato talaga na nagparusa at nagpapako sa krus kay Kristo. Basahin mo, Sis Luz. Ito po isang nahukay noong Italian excavation. Ayan, in 1961, an Italian archaeologist discovered a limestone at Caesarea Maritima, Israel. On the face is a monumental inscription written in Latin, which is part of a larger dedication to Tiberius Caesar, which clearly says that it was from Pontius Pilate, prefect of Judea. Yung existence ni Pontius Pilate is undeniable because mayroong mga artifacts na nagsasabi na talagang siya is a Roman procurator. At inaamin ng isang historian na si Tacitus, Roman historian, na si Kristo namatay sa kamay ng isa sa ating mga prokurador na walang iba kundi si Pontius Pilato. Ngayon, so merong witness about Jesus outside the Bible, sa Roman history at saka sa archaeology. Ngayon, si Kristo rin ang nagsabi, render unto Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God, referring to a coin. Natuklasan din ang archaeology. Totoo palang merong coin na ganun yung sinasabi sa Mateo. Pakilagay mo sa screen at pakibasa mo, Sis Luz. Opo, ito po yan. Yung nasa Biblia, in Matthew 22:21, it says, "They say unto him, Caesar's. Then said he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's." Nakakuha po sila ngayon ng denario, silver coin. Yan. Silver denarius, eto may mukha ng Cesar. Noong 31 BC to 14 AD, meron pong coin na Augustus Caesar ang nakalagay. Pero noong panahon ni Kristo, yun naman pong 14 to 37 AD ang nagsisirculate noon ay yung coin bearing the name and the inscription of Tiberius Caesar. Yan po yan, silver denari. Yan. Kaya yung sinasabi sa Mateo tungkol sa sinabi ni Kristo na merong coin na gano'n na ibigay nyo kay Cesar yung kay Cesar at sa Diyos yung sa Diyos. So yan, authenticated and affirmed by physical evidence. Yung coin mismo at saka yung existence ni Pontius Pilate, nagpapatunay na si Jesus ay hindi fraud, kapatid. Hindi fraud si Jesus. To accuse Jesus as a fraud and me as a fraud, ano ang tutol mo sa akin? Ako ba fraud? Tao rin naman ako eh. Kung may utak ka, may utak din ako. Oh. At kung paniwala mo naman eh, wala akong utak, ba't naman nakikipag-usap ka sa akin? Di ba ganon? Eh sabi nga ng Tagalog, ang pumatol sa wala, ulo lang kanyang kamukha eh. Hindi ogag lang, ulol. Oh, di ba? Eh ngayon, paano mo sasabihin ngayon na ako'y fraud, si Jesus ay fraud? Anong science ang gagamitin mo para i-disprove mo ang existence of Jesus? At sabihin mong fraud. Diba? Sana learn to be equitable. Mag-aral kayo mga artista, mag-aral kayo ng pagiging equitable. Huwag kayong masyadong akala nyo napakagagaling nyo na kasi. Yan ang pinaka... Hindi ko gusto sa mga artista, lahat ng nakausap ko artista, akala nila ang gagaling na nila. Eh ganun pa man, we are giving you the benefit of the doubt. Saan mo, ba't mo sinasabing ako fraud at si Jesus ay fraud? Sa anong punto, kapatid? Regarding po sa being fraud, unahin po natin si Jesus Christ. So si Jesus Christ po, yung tinatawag nilang Christus, is just a term. Pinag-aralan po din namin. It means the Savior or the Benighted One. So, ayun po yun. Yung hindi siya nag-refer sa talagang tao. Kasi po yung mismong, yung Jesus Christ po na yun,
hindi lang po siya yung Mesaya sa panahon po na yun. At may mas nauna pa po sa kanyang Mesaya around maybe 10,000 BC, mga ganun po. Kung napag-aralan nyo rin po si Horus, yung makikita nyo po yung pagkakapareho po ng storya ni Horus tsaka po ni Jesus Christ. So, yun tungkol naman po dun sa existence po ni God, na, kasi po na, parang naghahanap lang kayo ng butas sa akin eh. So, ayoko. Sige po. Yung pong Shroud of Turin, napatunayan din naman po mali. Nasa inyo, na mali. At ayun yung pinapaniwalaan niya na parang pruweba na nag-exist si God. Tinan mo, sabi ko nga sa'yo kapatid, ano, I will not allow you to destroy my reputation. Wag mo akong iaakusahan ng hindi ka to... Saan pala, nag-aral ka muna bago nakipag-usap sa akin eh. Hindi ako naniniwala sa Shroud of Turin, yung Papa sa Roma naniniwala ron, for your information, ano? Bakit mo ako idadamay doon? Para sabihin mo ako fraud? Hindi ako naniniwala ron eh. Pinapatunayan ko nga sa programa ko na hindi totoo yung Shroud of Turin na yun eh. At yung sinasabi mo na si Jesus eh hindi tao? So si Jesus Christ po, yung tinatawag nilang Christus, is just a term. Pinag-aralan po din namin. It means the Savior or the Benighted One. So, ayun po yun. Yung hindi siya nag-refer sa talagang tao. Paano ipapapatay ni Poncio Pilato yung ideya? Meron ba ipapapako sa krus na ideya? At sasabihin ngayon ni... Ano ba naman yung ginagawa mo? Are you playing with words? Or are you trying to fool people around you? Ha? Sinasabi ko na nga sa'yo, binasa na nga eh. Sinabi na ni Tacitus eh, Roman historian, na merong isang Kristo na naging leader ng isang grupo na kung tawagin ay Kristiyano, kung naintindihan mo yung binasa kanina, na ipinako sa cross in the hands of one of our procurators, Pontius Pilate. Tapos pinatunayan ko sa'yo yung existence ni Pontius Pilate sa isang natuklasang ano, bato. O na may inscription na talagang si Pontius Pilate ay prokurador Romano. Tapos meron talagang Cesar. Tapos si itong si Cesar at saka si Poncio Pilato ang sa kanilang order ang nagpapako kay Kristo sa krus. Sasabihin mo parang lumalabas si Kristo hindi person kundi siya ano, parang ideya lang. Eh sino paniniwalain mo noon? Eh hindi ka naniniwala talaga sa ebidensya, di ba? Lalabas ko ano na lang yung gusto mong paniwalaan, yun lang ang papaniwalaan mo. Di ka naniniwala dun sa nakitang fragment ng bato na meron talagang Pontius Pilate, at di ka naniniwala dun sa Roman history na sinulat ng respectable na historian na talaga mayroong isang Kristong pinako nila sa krus. Ang ibig mong palitawin, para bang sabi-sabi, ideya, pinako sa krus. Ano? Pinako sa krus. Roman Empire nagpapako sa krus ng ideya. Eh ang Roman Empire nagpapako sa krus ng kriminal, ng condemned criminal. Kung nag-aral ka ng konting istorya, the capital punishment of the Roman Empire is to hang a person on the cross sa isang punong kahoy. Yan ang istorya. Sana nag-aral ka rin yan para kumpleto pagka-atheista mo, kapatid. Salamat sa iyo anyway. Siguro wala naman pupuntahan masyado itong ating ano, kung pagka ganun ang sasagot mo, ideya mo lang na parang si Kristo, hindi totoo nangyari, hindi to fraud si Kristo dahil yan eh, sabi-sabi lang. Eto, babasahin ko lang itong isa pang sinabi mo, ano? Nung March 30, 10:33 AM, pakibasa mo nga si Sluth. Eto po. March 30 at 10:33 AM. End of the line, boy. Like what Mr. Lopez said, we've already done our part, Mr. Edwin Anay. And all dating daan, JIL, Iglesia ni Cristo, etc., especially Mr. Eli Bopol Soriano, you were all the same, founded by myths and fables. And all that I can say is, that kind of thinking is a disgrace to human species. I beg to disagree. We do not cause disgrace to human species. We are pro-humans. Kaya nga nagpapakain kami kahit kaaway namin eh. At uulitin ko sa iyo kapatid, ha, hindi ako bopol ha. Tatandaan mo, I will dream of a day
na makakausap ko yung nagtuturo sa'yo. Papatunayan ko yung nagturo sa'yo ang Bopol. Thank you. Ayan, at para malaman din natin yung term na pati pinsan, o ano ba ibig sabihin ng magpinsan, o ayan, e, konting lugaw lang po siguro sa ulo yan, kailangan natin para, ano sabi nyo, especially si Ellie Bopols, siguro hindi rin naman kayo matutuwa kung sasabihin naman natin, ano pangalan ninyo? Jerome Ogag ang ilagay namin sa inyo. Ano ang apelido? Almodovar. Hindi rin masiguro kayo matutuwa kung sasabihin namin yun. O kaya sabihin namin Jerome Odratnat o kung ano sasabihin namin sa inyo. Diba? You're naming names. Hindi naman din siguro fair yung ganon dahil at para ikatwiran ninyo kasi may kausap kayong iba. Hindi lang yun. Meron pa kayong ibang mga sinasabi. Siguro nga po kailangan lang din natin ng konting konting modo. Ayan. At anyways, pwede po kayong ano muna kayo diyan. Kain muna po kayo at meron po tayo diyan pagkaing inihahanda at meron pong kahit na konti man lang makapagdagdag po ng asukal sa utak.